What is up mga boss? Andito na naman tayo sa bagong episode ng Hoops Pinas. Isa sa mga matunog na pangalan ngayon sa Philippine basketball scene ay ang fil-am guard na si Joshua Munzon. Siya lang naman ang number 1 ranked FIBA 3x3 player sa bansa. Isa din to sa mga heavily projected top pick sa PBA draft. Marami na din siyang nasalihan na liga sa ibang bansa. Pero bakit kaya hanggang ngayon wala pa siya sa PBA? Tara, kilalanin natin kung sino nga ba talaga si Joshua Eugene Munzon. Si Joshua Munzon ay isang 6'3 fil-am guard. Siya ay pinanganak sa Quezon City at lumaki sa Estados Unidos. Pinoy ang kanyang ama habang Amerikana naman ang kanyang ina. Nagsimula itong maglaro ng competitive basketball sa Long Beacgh Polytechnic School kung saan siya na high school. Noong junior year niya, nakamit nila ang championship sa CIF o California Interscholastic Federation kung saan nag-average siya ng 6.8 points per game, 2.7 rebounds, and 2.1 assist. Pinangalanan din siyang best team defender at nakareceive ng first team All-More League honors. Noong 2012 ay sumali siya sa Cal State Los Angeles Golden Eagles, isang Division 2 school sa NCAA. Naging starting 5 na agad ito nung rookie year niya at kinilala na isa sa pinakamagaling na freshman sa California Collegiate Athletic Association. Sa 4 na taon niya sa Cal State, nag-average si Munzon ng 9.21 points per game, 36% field goal, 1.67 assist, 3.23 rebounds, and 1.47 steals. Pagkatapos ng 4 na season niya sa Cal State ay nagdesisyon itong maglaro sa ibang bansa. Nagsimula siya maglaro sa ABL or ASEAN Basketball League bilang isang heritage import sa Saigon Heat. Sa 2 taon niya sa Saigon Heat noong 2016 at 2017 season, nag-average ito ng 18.8 points per game, 36.5% field goal, 3.4 rebounds, 3.05 assists, and 3.65 steals per game. Noong off-season ng ABL noong 2017, ay naglaro din ito sa TBL or Thailand Basketball League, kung saan nanguna ito sa scoring sa liga with an average of 27.1 points per game. Hindi basta-basta yan mga boss ha, kasi every team sa ligang ito are allowed to have 2 foreign players. So, mataas din ang kompetisyon sa liga na ito. Sa uling 2 season niya sa ABL, ay naglaro naman ito sa Wesport Malaysia Dragons, kung saan nag-average ito ng 22.25 points per game, 36% field goal, 6.25 rebounds, 3.65 assist, and 2.4. Pagkatapos ng stint niya sa ABL, ay nagdesisyon itong magpa-draft sa PBA D-League at napili namang number 1 overall pick kung saan nagpakilala ito sa buong liga. Pumuntos ito minsan ng 46 points kontra USD at 38 points kontra Litran earlier this year. Ngayong taon ay naglaro din ito sa FIBA 3x3 kung saan inirepresenta niya ang Pasig Grindhouse Kings na naging kampyon sa mga event nito. Naging kasama niya dito sina Dylan Ababu, Troy Wright at Taylor Statham. Currently, ang ranking ng team Pasig sa FIBA 3x3 ay 25 sa buong mundo. Dahilan na nakapasok tayo sa FIBA 3x3 OQT na gaganapin sa India sa Marso sa susunod na taon. Ito ang isa din sa rason kung bakit hindi muna nagpa-draft si Munzon ngayong taon sa PBA. Ayon sa kanya sa isang interview, gusto niyang dalhin ang Pilipinas sa 2020 Tokyo Olympics at irepresenta ang bansa. So makikita talaga natin mga boss na hindi din biro ang experience niya kahit hindi pa ito nakakatungtong sa PBA.
tumingin naman tayo sa playstyle ni Joshua Munzon. Isang athletic player at magaling sa transition offense. Mayahan tulad ko ang laro niya kay John Wall ng Washington Wizards. Magaling na finisher on traffic, mabilis yung first step, magaling mag-crossover, kaya mahihirapan talaga ang mga nagbabantay sa kanya sa ISO. Hindi may pagkakaila talaga yung bilis nito sa opensa, pero minsan kailangan din ng control. Kasi kung titinag natin yung career stats niya sa PBL, nag-average ito ng 3.58 turnovers per game. Although kalimitan na sa kanya yung bola, kaya expected na rin na sa kanya magagaling yung turnover, kaso lang, mas malaki pa ito sa average niya sa assist with only 3.35. Isa pang napansin ko sa laro niya ay high volume shooter ito sa 3 with an average of 9 attempts per game sa ABL seasons niya. Kaso lang, mababa naman yung average field goal percentage niya sa 3 with only 28%. So, sa tingin niyo mga boss, okay na ba tong percentage na ito kasi volume shooter naman siya? Sa tingin niyo mga boss, sasali pa kaya to next year sa PBA draft? Comment down lang mga boss, and don't forget to subscribe and smash that like button.